uutay-utayin lang natin. Sa paglilinis kasi hindi ko kaya. Lahat ng pinagamasan ko, dito ko lang siya tinatambak para hindi tumaas yung damo. Fertilizer na rin yan pag nabulok. Bihira akong magsunog. Nasusunog lang ako pag may mga plastic kasi dalang hangin. Yan, may punso. Nuno po sa punso. Ay, tabi-tabi po. Ayan, nalinis natin. Pero hindi ko ginagamas itong ano guys. So, tinatanggal itong carabao grass. Kakatulong din yan sa putik. So, marami akong hindi tinatanggal. Yan, carabao grass. Palalaguin natin yan. Ayan. Bago may ilan dito. Yan, carabao grass. Para, ano siya, protect din sa putik. So, ayan, maluwang-luwang pa itong ating gamasing ito. Malaki pa. Kita naman ninyo, oh. Ayan, kailangan kong linisan itong ilalim na to. Pero hindi kaya na po ng inyong abang lingkod. Naks. Hindi ko kaya. So, tayo-tayin natin ito. Ayan, makalat pa. Ayan, malago pa ang damo. So, ano natin pa ito, guys. Itong mga mais. Ito, kita ninyo. Maano na siya. May bunga siya. May mga patola. Patola at saka pipino. So, kailangan ko linisan ito. Hindi ko kaya guys. Kaya utay-utay lang. Eh, 5:30 na dating ang asawa ko. Kailangan ko umuwi. Kasi pagagalitan ako nun. Ayaw nun ako. Abutin ako dito ng alas 5. Eh, gusto ko mabawas-bawasan. Hindi ko kasi kaya. Ayan. Ang mga bunga ng patola natin. So, kailangan ko linisan ito. Ito, maano na siya. Bakit na nagkasakit yung aking kapatid. Ako yung nahihirapan dito. So, hindi ko pinupura sa sarili ko. 2 oras sa ano ako, magamas. 2 oras sa umaga, 2 oras sa hapon. Ayoko nang abutin ako dito ng gabi at makakagalitan tayo. So, yan palang nalilinis ng inyong ate. Pero maluwang-luwang na yan. Kahit 2 oras lang, ganyan ang natatapos ko. Ayan. Shout out kay Ate Ikes. Ayan. Lab na lab ako nun. Puring-puri ako nun eh. Sabi niya, yan, baka magaya ka na naman kay Anton. Ay, tama-tama. Ang sobrang sipag kasi sinisingil. Totoo naman yun, guys. Huwag tayong abusado sa ating katawan pag napapagod ay namamahinga. Yun kasi ang ginagawa ko. Yung kapatid ko kasi, once na napaupo yan dito, sa paggagamas dito, pagtatanim, hindi mo mapapatayo yun. Kaya ako naiinis. Kahit na ulan, inaabot na siya dito. Pero ito, guys, ay malinis dati ngayon. Talagang ako lang ang naglilinis. So, walang hiling ang asawa ko at may trabaho ang asawa ko. Nadating yun ay 5:30 na sa, ano yun, sa hospital. Maintenance yun dun sa hospital na. So, electrical, ano siya dun. Gagawa ng mga electricity. Yan. So, solo ko maglinis dito. May mga bunga tayo ng mga talong. So, pagdating pa ng asawa ko, makukuha yun ng mga gulay. Ayan, kita naman ninyo. Medyo marami ng damo. Pero doon sa ibaba, yung mga balinghuyan doon guys, is hindi na kayang sampahan ng damo. Dahil mas mataas na sa akin eh. Pero yung iba bang malapit sa tubig, nakakatakot dahil baka may ahas. Kaya alam naman ninyo pag ganito, madumi. Kaya ang gusto kong linis ay ganyan. Ganito, ayoko nung tinatabas-tabas lang. Wala pang 3 araw, mataas ng damo. Gusto ko ganyan kalinis, parang harapan. Ayan. Gusto ko ganyan ang linis, guys. Kahit ako nag-iisa, pinagtsatsagaan ko yan. Ayoko nung basta linis. Yung basta tinatabas lang na damadamo pa, ayoko. Gusto ko ganyan yung parang harapan, para din naman sa akin yun. Eh. Hindi ako mahirapan na minamadali lagi. Doon sa kabila naman, yung kahapon yun ang natapos ko sa 2 oras. Ito kasi, 2 oras lang sa umaga, 2 oras sa hapon. Kasi sobrang init guys. Kaya hindi ko rin kaya, sumasakit ang ulo ko. Ayan, kita na niya, medyo malinis na siya. Natutuwa ako pag ganyan ang linis. Ayoko nang basta. Basta, ano lang. Ayan. Ito isang, ano na, patay na, ano na ito, na puno ng niyog. So, may apoy pa siya, magdamag ito. Ayan, na ano na siya. Aba, may apoy pa. Ayan, yung mga sili natin. Ito, malagunan damo dyan, sa gitna. Ayan. Sinusuot ko yan dyan noong pumapasok ko yan ang sili natin oh. Ayan ang sili natin, mga pang sarili lang yan, mga talong. Mayroong malaka na tayo guys na pang ano, pang pananim, dahil sabi ni Anton pag tiyo nakukuhanin ko yan. Yon yan yung pang tanim. Ito yung native na talong na inaraw-araw kung tawagin yung green. So marami na ulit talong guys, mamay mangunguha kami ng mag-asawa pagdating niya.
Ito yung natapos ko. Yum. Ito yung natapos ko kahapon. 2 oras lang ito. May ilang dip ako. Ang bye-bye nito sili. Guys, ako yung uuwi at medyo sumasakit ang ulo ko. Masakit ang ulo ko siguro sa init. So, yung sentido ko sa sakit ng ngipin. Kaya siguro masakit ang sentido ko. Yan. Kung nakita nyo nung malakas pa yung aking kapatid naglilinis dito. Napakalinis dito guys. Ayan, ang lilinisin ng inyong ate. O, diba? Mataas na yung damo. So, hindi ko talaga kaya. Ang bilin sa akin ng kapatid ko, yung ginamas ko dito. Dito, ginamas ko dito, ilalagay ko sa gilid. Para mamatay yung gilid, hindi ko na siya gagamasan. Huwag ko daw sisilabin. Kasi fertilizer din daw yung parang hindi bumaba ang lupa. Yung tinapong kong sa may ugat ng damo, ang lupa ay mapupunta rin dito. Ayan. Tama rin yan. Ayan. Ang okra nagsitandaan na. Ang mais, ayan, nakakuhana na. So, napaka ano nito, nabunot ko itong manuka, ay wala pa siyang laman guys, wala pa. So, lilinisan natin ari bukas. Kasi kung nasa nang init, dun ako sa kabila. Pag mainit dito sa kanan, dun ako naglilinis sa kabilang side. Mahirap guys, kailangan talaga ano, kailangan natin pag pinabayaan nyo guys, nagtatampo siya, nagtatampo ang halaman. Kaya kahit na inahirapan ako, tinitiis ko kasi natutuwa ako pag nakikita ko yung mga halaman. Naaalala ko yung nanay ko, ang sipag kasi yung nanay ko pagdating sa halaman. Kung yun ay nandito lang, tutulungan nun ako maggamas-gamas dahil mahilig yun. Ayan o. Yan. Yan pa lang nalilinis ninyo yung ate. Kaya uuwi muna ako guys dahil mamumura tayo ng asawa. Dahil ayaw niya akong papindan. Iisa yung puno namin, ang daming niyog. Ayan. Baka ano, yan. Ito, nahawanan ko na itong bakod. Tinanggalan ko yan. Ako lang guys ang nagtanggal. Kaya malago na yan kung ganyan mga puno. So, aking tinabtaba niya. Malinis na itong ilalim ng niyog na to. Yan ang nalinis na yung ate. Nakakatuwa guys. Pagkakatapos kong magamas ng kahit ilang dip pa lang ang nalinis ko at ganyang kalinis yung nakikita ko, masayang masaya ako. Kasi gusto ko talaga malinis. Kaya lang, di ko tinatabas ito kasi yung carabao grass, makakatulong ito kapag maputik. Pag bumaha dito, hindi naman dito nabaha. Yung naista ka ng tubig, at least meron ganyan, hindi siya maputik. Dito ako nainis na sa damong ito, undan. Isang araw pala nakalipas, ayan tumubo na. Itong carabao grass, gusto ko to kasi ito, pagka lumago siya, hindi siya maputik. Nag-iisa itong puno ng hibas. Ayan, pag magluluto kayo ng hipon, bangus, isda, karne, napakasarap nito. Dahon lang yung kukunin ninyo dito. Ayan, dahon lang. Maasim to. Alam ito ng mga taga Mindoro, ang tawag dito hibas. Pag nagluluto kayo ng karne, pag luto na, malambot na. Saka huli nyo nang ilalagay kasi maasim po yan. Talo pa nyo ng kamatis or ano, masarap yan. Kaya dahon, kinakain siya. Ito malambot, ito paborito ko. Pag nilalagay yan, ay malambot siya. Masarap sa ulam. And guys, at ako yung uuwi na kasi baka maabutan ako ng madilim. Dito yung mamumura ako kasi alam niyang sakitin ako. Kaya talagang ako pag may nagagawang paglilinis ay ginagawa ko. Kaninang umaga naputol yung paglinis ko guys kasi pinuntahan ako dito. Nag-sideline ako pag mamitas ng sintures. O diba naka 150 tayo, wala pang 2 oras. 1 oras at kalahati lang naka 150 tayo. So diba napaka alawang trabaho. Ayan, pinuntahan lang ako. Narinig daw niya may music ako dito. Sabi niya, isama ko si ate para makapamitas ng sinturis. Ayan, nakapamitas tayo. So, ayan guys, maraming salamat and God bless po. And, ayan, pupuntahan ko rin kapatid ko kasi pinaglalaga ko yun ng ano, yung parang kawayan ba? Ang tawag doon, kabang ba ang tawag doon? Yung nilalagat, nililigo niya gawa doon sa litid na ugat na baka lumiit yung binti niya, ay ako'y naglalagaw ng isang talyasi panligo niya. So uwi muna tayo para siya ay mapagluto ko para panligo niya bukas sa umaga yun. Magdamagda na kasalan yun. Thank you for watching guys and God bless po.